Nahihirapan ka pang mag-isip kung ano yung babagay na gupit sa iyong anak, sa inyong kids. Sa 4 years old pataas, pwedeng-pwede yung mga ganitong klase ng gupit para sa inyong kids. Ay talagang swabe yung mga ganitong gupit. Matagal nang humaba, matagal ka nang pupunta sa barbershop at nakakapuging tingnan sa inyong mga anak. Gumamit tayo dyan ng ating clipper. Nakarekta na, nakataas yung adjuster. At syempre, dapat marunong tayong mag-control kapag rektahan yung gagawin nating pagbabawas. Ang ginagawa natin ditong paggugupit ay yung rekta dahil para makaiwas na hindi mainip yung ating ginugupitan. Nag-overcomb na tayo. Basta para sa mga hindi pa masyadong sanay, much better o mas maganda kung gagamit kayo ng clipper guard. Eh, medyo kabisado na natin yung shape ng kanyang ulo. Tinignan na muna natin bago natin ginamitan ng walang clipper guard. And then bawasan natin yung haba at kapal ng dulo ng kanyang buhok. Ganun din dito sa may bangs, putulan din natin yung haba ng dulo nito sa pamamagitan ng pag-texture-texture lang, pabawas-bawas lang ng pakunti-kunti para hindi masyadong mapapuwersa yung pagputol nito. And then yung gilid, basain muna bago ahitan, dito lang sa may gilid ng patilya. Pwedeng-pwede na yan, okay na. Lagyan na natin ng hair product or hair pomade para lalong pugi-pugi si Tutoy sa kanyang gupit. Ayan o. Sigurado kapag ganito ang gupit ng inyong kids, eh matutuwa yan. At pagtingin niya sa salamin, abay, lalong pumugi ako sa aking gupit. Yung inilagay natin hair product sa kanyang buhok ay water base. Madaling matanggal, madaling banlawan. Kaya okay na okay ito sa mga kids na tulad nito. Diba? Naka-zero fade lang yung gilid niya. Direkta na natin ng clipper para sa mga sanay na gawain nila yan. Yung mabilis na proseso na hindi na ginagamitan ng clipper guard. Ayun, poging-pogi na si Tuto. Siya na nasanay talaga siyang ngumiti at humarap sa camera. Maraming salamat mga kabarberos.